Ayan na. We're live na, Tess. Hi. Oh, yeah. Oh, hi, hello. Okay, again. Ako naman yung ganito lang. So, pumunta yan. Pumunta ka sa ano yun again? Ha? Huh? Pumunta ka sa... Sa store? Ay, hindi ako. Nagpalit ako ng costume. Baka hindi surprising. Baka hindi surprising flower yung flower mo, kaya... Ano na lang. Ay, hindi umalsa. Baka hindi umalsa. Baka tsaka kung matagal na rin yung flower, minsan hindi gumagana, hindi nag-re-raise kaya. Ay, nilagyan ko nga ng ganyan kasi parang gano'n. Hello, kay Roderick Asmolo, si Che. Okay. We're making banana cake. Well, ano na? Nandito na yung ano, flour mo. And yeah, na yung flour, asukar, sugar. Nandito yung itlog, nandito na yung ano. And then? And butter. Oh, yung butter na. Ito. Nag-iwan ka na lang ng ano pang... Nagpa-import ako. Okay. O diba? Himas-himasin daw dahil. Himas-himasin. Okay, lagay mo na yung oven. Para ano pala tong custard? Ay, ma'am. Ay, ma'am, Tess. Pahingi naman yan. O, pahingi daw. Pwede. Ayan. Himas-himas. Gumagawa ng banana cake, Isaiah. Yan. Inamay ko na. Miga-miga. Shout out. Para umano si ano si Jackie sa akin, di ba? Sunod ng sunod. Umamo. Banana cake lang kasi hindi umano. Ayan, ganyan pala. I have ball here, Tess, you know, there. Hindi ko nakita. Tsaka ito na, nakita. Hindi ko bahay to eh. Hindi mo alam kung saan makukunin ang kailangan mo. No, nandun ng ball. Ayan. Wala no, oh my god, ganyan na pala yun. Basta may recipe ka, ilagay mo lang lahat, tapos pag-untugin mo, tapos ilagay mo so, sa oven, tapos na. Ganun lang oh, yun. Oh, okay. Oh, yeah. Akala, di ba siya, lalagay mo siya ng vanilla? Oh, lalagay na yun, oh. May raisin din ako. Oh, ilagay, pwede mo lagyan rin ito. Lalagyan mo na lahat dito ng raisin. So, ilagay din yung raisin dyan? Vanilla. Okay, yeah, okay. Lagyan mo siya ng konting patak ng ano. Anong patak yun? Yung sa vanilla mo para ano. Okay, I have a raisin. Dala rin ako na raisin, baka ako wala kang raisin. Meron akong raisin kasi pag kumakain ng oatmeal yung asawa ko. Kalahati. Kalahati! Okay. Bulito na asawa ko itong mag raisin. Ayan. Misa, pinapapak niyo ito. Tapos lagyan mo siya ng ano. Pinapapak niyo ito. Tama na. Lagyan mo siya ng ano. What else? Vanilla. Vanilla. Ganyan lang. Padali naman maggawa ng banana cake. Nasaan yung vanilla? Sinabi ko yung kanina dyan. Somewhere? Dito siguro. Saan? Nilabas mo. Baka nandun pa rin. Nasa vanilla place mo. Wala dito. Nilabas mo na kanina eh. Yeah. Wala ba dito? Ah, dito nataano natabunan. Eto, lagyan mo siya ng... Ano, inan? Mabait pa naman yung vanilla, no? Isang ganyan. Ay, isang ganyan. Oops. Okay. Kain po tayo! Yan. Andyan na yung butter, andyan na lahat yan. Tapos ilagay mo na yung oven mo. Painitin mo na yung oven mo ng 10 minutes. Okay, how many degrees? 200? 180. Okay. Always, you know, when you're baking, 180 degrees. Hi, Insan! Oh. Ginamit ko yung kamay ko para umamo si Jackie. Para daw umano. Ayan, nagbibake kami. Agoy, talagang kaduluduluhan. So, yun na nga guys. Gagawa si Tess ng ano, kasawa cake. Oh, no, banana cake. Parang ano, masarap ba yung kasawa cake? Oh, para sa akin. Kasi maraming trabaho yung gagad-gad mo. Pero nakakabili na ka sa isa ng ano. No! Nanggagad-gad ako ng banana cake doon sa ginagawa ni Rhea dati. Nagkukudgud ako isa-isa. Bago talaga kasi ano ba, ngangawit yung kamay mo. Yan. Yeah, yan lang. Eh bakit hindi mo ito inubos? Eh yan is yung pang... Ah, pang ano. Ah, okay. Yeah, I have a brush. Oh, i-brush mo yan. Okay, magbabrush na ba ako? Hello po. Sarap daw yun, kinakamay. Ayan, tapos gumagawa kami ng apple crumble. Apple crumble? Apple lang to. Pwede mo itong ilagay sa freezer. Kunti-kunti lang ilagay mo. Tapos lalabas ka ng ice cream. Isabay mo dito. Yeah, I have an ice cream, Tess. I have a mint and vanilla ice cream. Ito na yung ano mo? Oh, ito na. Vanilla kanina.
Nasaan yung vanilla mo? Ah, lagyan siya ng vanilla. Kasi minsan, nilagyan ko yung vanilla yung ano ko ba, yung biko ko. Aba, ang bait na. Tawag ko, dagdag na naman ako ng ano. Busy kami sa kusin. Nalagyan ng ano. Vanilla ang biko. Para umamoy ba, bumango? So, ako, kasexy, ugbak ni mo insan. Ano kasi, anong tawag nito? Ganyan-ganyan daw yan. Nasa bahay lang kasi ako. Kaya natapos na kami sa paglagay ng mga hanging plants na stand. Si Tess ang gumagawa, ako lang assistant. Ay, ako si Tess. Wala magawa sa bahay kaya nandito ngayon. Kaya nandito kami sa amin. Nandito siya sa amin. Dinda, lagyan mo siya ng konting gatas para nasa lumambot siya konti. Ganun lang ba? Yeah. Kaya masarap yung parang spongy na na banana cake. Nakita ko yun eh. Nakita ko din this. Paano gumawa ng bread? Oh, madali lang pag ano. Pwede gumawa tayo ng bread. Dami mong gustong gawin. Isa lang. Ginawa na niya akong katulong niya. Kakain na lang siya. Kasi ba, yung parang nandito na. Hello? Tsaka hello, minsan pa. Kaya bakit ka pa gagawa ng bread? Eh kung nabibili mo lang sa labas ng 1 pound something, okay na yun. Hindi ba at least yung bang nandito talaga sa bahay natin ba? Yung makikita mo yung kung paano siya lumulutang ang mga bread. Patrabaho rin yung bread. Iisa lang, madam. Iisa lang daw. Gagawa ka na lang nun. Gagawa ka na lang ng pandesal. Kaya yun ang iniisip ko. Ayoko ng pandesal. Gusto ko pandikoko. Bagay mo yun ng Meron kang nyog. Yeah, may nyog tayo. Kaya lang, isa-isa lang, ang dami na namin gagawing dessert today. Ang sarap. Ano okay. Okay. Yeah. Tinanggal mo sana yung isa doon. Tre. Bakit? Para. Ay, eto na siya. Ilalagay pala sa ganyan. Hello, sarap ng pandikoko, te. Sarap daw ng pandikoko. Ayan na siya, gagawin na siya, ha? Kasi si Tess ang master nito, not me. O, di ba? Gagawin na siya. Nahulog siya. Sorry. It's alright. Dapat meron kang proper spoon ba para isa-isa lang. Ay, ganun? Yung isang ganyan ba? Isang ganyan ba? Pero, ay, ganito na lang. Meron naman tayong tissue. Yung isang ganito. Kitchen towel. Isang ganyan. Ayan, practice pa lang kami kasi tinuturuan niya ako kung paano gumawa. Yan naman yung list yung mga ingredients. Next time, tatanong na naman to. Ayan. Alam mo ba, minsan sabi ko magbe-bake ako, pero I was thinking na, gising kaya si Tess ngayon? Kasi tatawag ako pa, Tess, tama yung ginagawa ko, Tess. Kasi ay, kailangan 3/4 lang yan kasi pwede mo rin lagyan ng bread. Ay, ganun kasi lumulubo. May yes na ba yan? Hindi mo na kailangan yes kasi self-raising flour yung ano mo. Yes, akala ko yung yes. Kailangan mo lang yung yes sa po. Mga bread. Papalit, ano na namin yan? Tatanggalan namin yan. Para hindi maghugas. Yeah. Ganun mo siya. Kasi pag naluto mo yan, ito, magtitigas, maghirap maghugas. Ay, ganun? Oo. Okay. Alam mo ba, hindi ko to ginamit. Meron pa akong isa na, inano ko na lang. Tinapon ko na lang yung parang, akala mo may butas sa ilalim this na round siya? Sabi ko, ano pong purpose nito? Kasi tinitinan ko, tinagyan ko ng tubig. Lumalabas man ng tubig. Oh, ito. Hindi ko alam kung ano pangalan nun. Pero ay, it's like, you kasi, know. Kung meron pa kasanang, ano ba? Yung ano? Walnut, mga nuts, peanuts. Ay, ayan pa peanut. Pwede mong lagyan yung kalahati lang ba para magka-ano? Pero hindi mahilig ang asaw ko ng walnut. He loves raisin. Raisin, yeah. Yeah. Oh, pwede mo rin tusukan ng tatlong raisin dyan para pag umano, meron siyang ano. Ano ilin yun? Yung raisin mo na kanina, kumbawa ka ng tatlo. Ang sarap na, madam, tingnan. Ayan na! Diyos ko, excited na ako! At least, ano ba? Tapos, nasa yung raisin mo kanina? Ilagyan mo ng tatlo. Oh, wow! Parang it looks attractive, di ba? Pag ganito siya. Tatlo. Yeah, ito, so. Ba yung nilalagay sa kondina? Yeah, ilalagay ko nga siya. Yeah. Ayan na! Diyos ko, para naman itong ano. Magawa kami ng eye. Magaling kasi si Tess mag-bake. So ako, tinitinan ko yung ginagawa niya. Then later on, ako nang gagawa. Ito pa, para maiba rin yung ano niya.
Huwag na yun. Yung tatlo lang ba? Okay. Yeah. Ay, dalawa doon. Kung ginawa mo apat na lang. Yeah. Yeah, lagay mo na yun. Gamitin mo na lang yun. Okay. Para, kasi marami ka pang butter. Sayang din naman yung kuryente ba na umaano. Umaano. Na gumagana ba, sayang din. Okay. Isipin mo rin yung mga yun. Pwede mo nang ilagay yan. Eto. Ay, yeah. Ito yung sa akin. Pero kailangan mo na ispray. Ang sarap, guys. Oh, ay, design na. Ay, may puso-puso. Ipasok ko na to. Oh, okay. Oh, my God. Eto. Eto yung molder ko eh. Pag ano lang ba. Kailangan mo nang ispray. Dala ko to. Ano ba to, Tis? Sa taas ko sa baba? Whatever? Kasi nakaka-fan naman yata eh. Yeah. O, diba? Ang ganda-ganda, mga puso-puso. Okay. Yan. Ganda. Pag-Valentine's. Minsan, may mga naglilinis dyan sa labas ba? Binibigyan ko ng tinapay yun. Minsan, ay, kasi ayaw naman yung tumanggap ng pera, diba? So, binibigyan ko sila ng tinapay, binibigyan sila ng juice. Yeah. Binibigyan. Tapos, ito, pag marami akong ganito, alam mo yun na kumukuha ang mga dahon na dry lips doon? Minsan binibigyan ko yung sabi ng mama, no. Minsan binibigyan ko ng apple or banana. Kasi yun na lang ang way natin ba na ano silang mabigyan. So bakit hindi ka gumamit ng nito instead of, you know, like, pwede spray? Pwede rin. Ang cute, no? Ayun, sayang din yung ano. Meron pa bang special doon? Yeah, marami pa. Tatlo eh. I can put it in the, you know, in the top, the bottom. Lagay mo na rin yan. Meron pa akong isang para minsanan lang ba na magluto ka. Yeah. Kailan mo na kasi. Hindi ba siya mahirap pugasan tis pag ganito yung plastic? Mas madali pa siya kaysa doon. Mas madaling linis. Ay, lagyan ko muna ng ano, raisin. Kahit hindi mo, mayroon na yung dalawa. Wala, oh cute. Hindi ba ito mainit pag lagay ko doon? Hindi. Eh, silikon to eh. Ah, okay. Ilagay mo na sa baba dyan yung isa. Pwede ba natin ilagay na lang siya dito, Tess? Dito? Pwede rin. Yeah, dito na lang kasi para pa lang siya kuha. Ayan. Set up ka. Wow, oh my God. Dapat pag nag-bake ka rin, ang punto nito is that huwag kang bukas ng bukas yung ano mo. Yung oven. Pag ilagay mo, minsan na lang dapat. Ganun. Ako, minsan ako, check ako ng check. Dati, kaya sabi ko na pala pak ang cake ko. Lalabas yung init at saka minsan yung flour hindi aalsa. Aalsa ah. Tapos bababa na naman, din mahirap na yung maaalsa ulit sa susunod. Ay, ganun. Ayun, lagyan mo to ng raisin kasi parang walang raisin marami. Oh. Diyos ko. Maano pala? Mabisyo pala tong raisin. Lalo na pag gumawa ka ng yorkshire pudding. Na all alam mag-bake. Hindi mo. Sana all alam daw mag-bake. Hindi ko din alam, pero napapractice ako, guys. Kasi mas masarap, mas maganda yung nakapag-practice ka. Kasi para ikaw na ang gagawa. Hello, Sabia Balanay! Di dapat may timer dyan. Kung may timer kami. May timer ako yung nag-ano siya. Meron akong timer ah. Kinumplito ako ng asawa ko, pero hindi ko ginagawa. Ayan, may timer. Ako nagluto siya mag-ugas. Agay naman. Okay lang. Kasi may ano naman eh. Kahit ako nang mag-ugas. Meron namang ano. Meron akong dishwasher eh. Kaya nga eh. Ito, di ba may space no? Sabi ko sa sawa ko, darling. We have more space in house. Can we buy some dishwasher? Sabi, no, I'm gonna buy a fridge daw. Para hindi mo nabubuksan. Fridge daw. Sandali lang. Naglalagay pa ako ng raisin. Pag-aalsa. Ayaw nga niyang bumili, Tess, kasi nga pang fridge daw to. Dito daw ilalagay yung mga alak. Hindi daw nangilin ng alak. Dito. Display na ng display. Tingay. Ilagay muna natin dito sa alak. Lagay ulit dito sa ating nagaya ng cake. Ay, gusto na. O, dali na, kakain na tayo. May noodles ako doon. Yun na lang ito. No! Ano na lang? Hindi mo ko kaya ito pa na lang. Oh, really? Tess, ang dami ko ginawang tulingan is because ano, kakain ka dito sa kain ka dalawa. Ano, hayaan mo na natin yun din yan? Oo. Oh, okay, so kain na lang tayo. Ikaw na lang natin na sa akin. Pero ito, gumawa ko ng tulingan. Initin ko muna sa oven. Oven? Oh, sa ano, microwave. Ayan ang tulingan, guys.
Kumuha ako ng tulingan. Diba? Gusto ko lang yung pet ng tulingan. Ayoko yung ulo. Alam mo naman ako, hindi ako kumuha ano sa matinik-tinik. No, ang tulingan hindi siya matinik. Unlike sa ibang isda, matinik yung ibang isda. Paano na lang yung plato dyan? Sabi na sila, pinagbunuhan ko. Hello po, enjoy manood sa cooking show ko. Yan na. Hindi mo ba kailangan i-open yung ano? Yung ano ba? Yung noodles mo? Hindi na. Hindi na? Oh. Yung ano mo na? Unlimited kainan to, kaya ano? Every time ano na. In unlimited kainan to, so ipit ang ano, rice cooker. Mas masarap kasi kumain pag may kasama ka. Yeah. Kung mag-isa ka lang, gano'n. Kasi siya, hindi kasi niya passion ng mag-baking ito. Mas paano niya yung magsulat-sulat. Kaya, I know her well. Ayun. Lumayas ka na. Ang dami niyang ano, mansanas na nasisira. Kaya, sabi ko sa kanya, ilagay mo na lang sa palayok lahat. Lagyan mo ng asukal. Di caramelize na yan. With that, pwede na lang niyang pag, ano ba, hindi na siya mainit. Pwede na lang niya lagyan ng ice cream. Dessert na, di ba? Saan ka na, Jackie? Oh my God! Ang bangong isda! Dito ko na lang siya nilagay. Agoy. Pumuputok ang ulo ng isda. So, meron ako laging ano, anong tawag nito? Ito, oh. Yan. Tipat. Kasi, pampaano siya. Pampawala. Magkakamay ka, Tess! Natay ko lang. Ganito na lang ang plato. Ah, ay, mahilig ka sa ano, Nor? Ilang minutes to manonood to test? Wow, 20 minutes lang. Mukha lang nakikita namin. Ayun. Ayun na guys. Nandiyan na kami. We are very happy na may kasama na kong kumain guys. Okay. Ang laki ng ano. Pag unang maano ka naman. Ha? Ang dami kong kanin kinuha. Kulit. Kunti nga lang yan eh. Kuha kita ng anong gusto mong inumin, Tess? Kape. Andito na ang kape ko. Bukan. Pero kuha na kita ng ano. Ayaw ko, kape na lang, tsaka tubig. Nagluto siya ng tulingan. Hindi masarap, pero gusto ko. Masarap ko yan. Puro ulo ba siya? No, may katawan yan. Kain ko tayo, guys. Halina, sino na dyan nanonood? Pinipili ko yung buntot, ayoko yung ulo. Pero hindi ako makahanap. Ayoko namang... No, hindi yan matinik. Kasi ayoko namang tusok-tusokin. Baka mamaya masira yung pagkakahati-hati niya. Hala, no? No, it doesn't matter, Tess. Kasi... Dikin na tayo ng ganyan. Pag kumakain ka dito, hindi ka tinitingnan ni Isjo.
Hindi pa naman, hindi naman siya anway. Hindi naman siya nakatingin. Uy, ang sarap po. Kain tayo, guys. Yung asarap ko, titignan nga, oh. Tapos, oh, rice. Kamay na. Kain na tayo. Kain po tayo. So, yun na nga. Ang sarap. Kain po tayo. Tulad dito pag kumain. Bawal po yung subs po. Anong bawal po? Pag kumain ako nito, ayoko yung itim ng ano sila. Bakit? Ewan, kasama yan, Tess. Gusto ko yung ganito ba? O yan, tulingan, no? Wow, sarap. Marte ako yun. Ewan. Hindi naman siya maano, pero yung itim niya, nalalasahan ko kasi siya eh. Kasi yeah. I seldom eat. Tapos, may, ariko, may bihon pa. Masarap. Spaghetti pala to? Pwede pala spaghetti lagyan ng ganito? Wala naman. May natira akong spaghetti pasta baka hapon. Tinawa ko mo. Ay, ganun? Pwede pala to? Hindi ko alam pa. Pwede pala to? Matututo ko sa ako. Wala ko nasasyal sa ako. Bigay ko sa kanya yung video ng isda. Kain na po tayo. Kulang sa asin. Ng alin? Ayaw ko kasi masyadong maasim. Hindi naman ito pwedeng paasiman ng mabuti kasi gataan ito. Gataan? Mmm. Wala akong ibang lagay dyan kundi gata lang. Kaya kita ang... Ano naman yun? Pito. Kayaan. Itlog na sardinas. Tapos may pritong ano, pritong... Ano tawag nito? Tulinan. Iba yung talaga yung fresh na isda, no? Yeah. Nung naalala mo yung pumunta ka dito, tapos nakakagaling na namin sa ano? Yung straight from the boat? Oo. Yung makarel? Oo. Napaka-fresh nun. Kaya ang iba yung ano nyo? Nakatingin sa akin yung ano, eh. Ganun mo nga. Kita sa buko. Mm. Ang sarap. Kain po tayo. Ano yung nilagyan mo, Tess, ito? Nilagyan ko. Ano ito? Po. Hmm? Luncheon meat. Ah, pwede pala luncheon meat ang parang sahol. Oo, nasa sa'yo naman kung anong gusto mo eh. Wala. Si Nisa, mahilig sa maganito, Tess. Ay, alam mo yung sahog niya, sardinas. Pwede rin kung gusto mo. Hindi, ako alam mo. Alam mo, masarap. Nakakain ako nun. Ang sahog ba, sardinas? Ang sarap. Ang sarap. Kain po tayo. Ang sinatabi mo itim, isda pa rin yun eh. I know, but I don't like your taste. I don't know why. Pag kumakain, kasi sa amin sa La Union, kapitbahay namin ang dagat. Kaya pag nakakuha ng tulingan na gayo, tumatalon-talon pa sila. Masarap. Presko kasi. Eh, ano sa charcoal. Ihawin. Ayun sa masarap yung prito. Sino namunod sa'yo? Sampung nakakayan. Tapos, Hindi naman nakikita at ikaw ito lang. Ang sarap. Diyos ko. Iba pa rin yung ano. Parang hindi mo na kailangan umuwi ng Pilipinas talaga eh. Kasi... Nakakain mo yung pagkain dito ba? Frozen naman. Frozen lang. Sa atin. Doon ka sa atin, ano? Di ba sabi ko sa'yo, Tess, mag-barbecue tayo? Tinitignan ko kaninang umaga paano nila i-marinate yung ano, tapos i-charcoal ba? Ang sarap siya. Marunong ako nun. Iba yung charcoal nila dito. Yung bilog-bilog siya. Nood-nood lang kami dito, naglalaway. Sorry. Malapit lang sana kayo. Kung malapit lang sana, no, ang sarap, Tess, magpa-ano ka, magpakain tayo ba, no? Mm. Yung ano ba, yung isang mahabang lagayan ba, I mean, pagkain. Ano siya? Bottle fight. Si Jackie, pwede siya kumain kahit walang vegetable. Ako hindi. Hinahanap ko pa rin vegetable. Really?
kahit ano lang ba, yung ano ko lang sa tubig ba na may asin. Tapos isawsaw ko sa bagong kasi Ilocano ako eh. Ikaw, pwede ka kumain kahit wala kang vegetable. Sa isang linggo, wala kang vegetable. Hindi, pwede sa gusto sa'yo, sa linggo ako ilang buwan. Kaya kung nakikita mo, basta magluto ako sa bahay, may vegetable ako. Kaya nga, lagi ko na, ano, lagi ka merong, ano, stir-fried vegetables. Yeah. Is that your phone, Tess? It's okay. Not good. Mm-hmm. Ang sarap. Parang nasa Pilipinas na ako. Kanin at saka noodle. Papa ko din, sabi niya, pabili ng pansit, iulam ko. Oh. Ang sarap din ito, ilagay mo sa tinapay. Yung noodle. Ayang, sarap palaman. Mm-hmm. So, minsan nilagawa ko. Ang daming tinapay. Gusto mo ice cream, Chris? Hmm? Yung tinapay, ilagay mo sa ice cream mo. Ang sarap ng kain ni Ma'am Tess. Kasi pinakita mo yung ano ba, plato ba na? Ang sarap! Pag-isda, nakamay ko na kasi matitinig tayo pag ano. Ang sarap! Ano mga ulam ninyo? Malay nyo, gagawin ko rin yan sa bahay. Ang sarap mo. Thank you, Lord. Parang akala mo Pilipinas lang ito ba? Pasabay, madam, kakain na din kami. Hmm? Kakain na din sila sa Pilipinas. That's good. Hmm? Gusto kong ano, Tess, yung... Alam mo yung ano ba? Tapsilog. Yung tapsilog, wala ka nun, walang gulay. Lumpiang Shanghai. Mmm! Nagbibenta ako dito ng spring roll. Si Tess, nagbibenta ng spring roll dito. Binibentan ko yung mga kalaro ko sa golf. Mmm, binibentahan nila yung mga matatanda. 350 12 pieces. Mura. Sabihin mo, Tess, nagmahal na tayo ngayon, guys. Yeah, gagawin natin ng 5 pounds. Tapos kasi yung, 350, yung, paano pag walang barya? Yung 50, 7. Yung 15, binibigay sa charity. Yung 3 sa akin. Naibawas pa. Kasi if they really want it, u-order sila. Pag ayaw nila, giwa. Kulipot pa naman sila dito. Kaya mo na, kuntihan mo na lang yung sauce sa loob. Error ba? Tumama ka ba doon sa loto, Tess? Hindi nga eh. Hindi nga siya tumama kasi di ba hinulaan ko hindi? Hindi ka naniniwala. Sabi mo nga, mananalo ako sa Pilipinas. Umabot-abot na yung taya ko sa wedding ng... Wait mo lang no, mananalo ka eh. Ubus na nga yung puhunan ko doon. Bakit ko. Araw-araw ba tayo? Ano? Di ba araw-araw na tayo yun? Ang wedding sa atin, three times a day. Mm-hmm. Yeah. Kahit ganun-ganun na yung taya mo, umabot na ako ng 6,000 plus. Nung taya? Oo. Magkano ba yun? Nasa sa'yo, anong taya mo? Pakita ko sa'yo yung lista anong pamangkin ko. Si Papa din tumatay yung loto yun. Auntie, malapit na maubos yung pera mo. Mmm. Ano na? Kasi wala naman tayong gastos dito sa UK. Kasi once na gumastos kami sa UK, baka sabihin nyo guys, gastusan namin, wala pang isang buwan na. Maliit lang yan, 50 mil. Mangiyak-ngiyak na kami mag-isip. Paano namin ginastos yung 50 mil? Wala pang isang buwan. Kaya masyado kami magastos. That's a happy place. Mm. Yeah, kan tayo. Mm. Kape. Kape si Tess. Tulingan. Tapos yung binili namin ni ano, binili namin, oh, ito pa. Binili namin ni ano, ni Esther na isda. Hindi ko pa nagalaw. Bakit hindi yun ang niloto mo muna? Bago yan.
Kasi fresh yun eh. Ito naman dito fresh. Kasi gusto mo lang ng tulingan. Tulingan? Ano ba ang lugar na famous na tulingan? Sa amin, maraming nakukuha. Sa ano? Sa Jinsan? Tulingan? Kain pa. Jinsan, di ba sis? Hindi mo alam sa inyo. Laon niya na ako. Marami ang Jinsan eh. Taka, ano yung Jinsan? Pag pumunta nga ako ng Maynila, alam ko pang Singapore kaysa sa Maynila. Eh, nalilig ko ako sa Maynila. Tsaka, minsan pumunta. Yan ang gusto kong puntahan, Singapore. Atuna. Minsan pumunta ako ng ano, Maynila. Mag-process ako ng mga documentation sa ikakasal ka ba? Kailangan ko pumunta ng kuha ng NBI. Alam mo. Sabi ko, gusto ko lang kasi makatipid ba? Magtatlo lang naman na station ng ano ba, ng train. Yeah. Nakipila ako, oh my God. Sabi ko, sa pagkapasok ko sa train, naipit ka ba? Ang daming tao, hindi ka makagalaw. Yeah, na. Nakatayo sabi lang. Tami na, hindi ko na gagawin ito. Nang dahil sa gusto ko lang makatipid ba ng... Crowded sa Manila eh. Taxi na lang. Kaya nga sabi ko, bakit pa ako nagtitipid? Ano yun? Hindi na... Parang hindi ka makalabas sa ano, station na lalabasan mo ba? Mm-hmm. Sabi mo, excuse me. Lalo na sa Loton. Grabe doon. Minsan puno pa ang train. Mabuti pa sa Singapore. Hindi pa kasi na-busy ako. Kausap ko, asawa ko kahapon. O kagabi ba? Bakit? Eh, tingnan ko lang yung banana. Ang masam. Baka mainit yung oven. Dinadramahan ko ang asawa ko, Tess, na ano, wala na akong pera. Okay? Wow, kabilis! Sabi mo, 180. Oh, hinaan mo na lang, Tess. Yung hubby ko, nag-duty na naman. Tapos... May pantusok ka? Yeah, I have a toothpick. Luto na po yung banana cake. Papakita ko sa inyo, ha? Ay, wow! Luto na! Oh my God, I can't believe! Naka-bake kami dito sa bahay ko. Ang saya! Wow! Kasi ang technique niya nito, pinasok mo ito, clear na siya, luto na siya. Wow! Gano'n lang naman, kadali, oh. Kaysa yung bibili ka ng ano. Hindi. Kaya nga, pag bibili tayo, magkano na yan, Tess? Nasayang pa yung ano minsan. Wow, luto na! Wow, pwede pa kumain na tayo? Excited na ako. Pwede ba lagyan natin ng ice cream yan? Oh. I have an ice cream. Sige, magagawa tayo. Tatabakan. Eh, ngayon lang naman tayo kakain. Ayun, kunin mo dito yung ano, Tess, dito. Buksan mo yan. Yeah. Kuha ka na ng 2 bowl para mag-ice cream tayo and then lagyan natin ng banana cake with ice cream. Makain ka pa eh. That's okay. Okay ko. Nandito yung ice cream namin. Ah, mamaya na to or ano? Mamaya na. Mamaya na konti. Yan. Mamili ka na. Yan ang ice cream gusto mo o itong ice cream namin. Puno yung rip niya yan sa baba. Sinabi ko nga sa asawa ko, wag nang ano. Pagpatay nito, ganito lang siya. Ayan. And then, tapos na yan. Oo. Akala ko ba may nalagay mo ng custard? Oh, hindi, ganyan lang. Ang ibig sabihin, pag nalambot na, pag ano na to, cool down na, ilagay mo sa container, kuha ka lang ng isang ganyan, lagyan mo ng ice cream, o di kaya custard. Oh! Nakakagutom daw. Wow, ito na yung gawa ni Tess. Parang gusto ko ng tikman. Ayan na. Mainit. Guy, pwede ba mag-nick ng isa? Mag-nick talaga na.
Ayan na, sarap oh. Kain na po kayo. Puso-puso. Ayan, puso. Ayan, puso pa. Ang sarap. Ayan pa oh. Nakinig ako. Nakinig ako na. Ang sarap. Ayan na. Kumain kami. Ang sarap. Atat ako ba? Kasi I can't believe it na nasa bahay ko nakabit ng ganyan. Ayan na. Ang sarap, Kay! Parang sabi ko, parang... Sabihin ko sana, I'm so proud of myself, kaso lang hindi. Hindi naman ako nag-bake. Lutis, ang sarap. Tama lang yung timpla. Ilan ba yung spoon ng ano ng sugar? Isa, kasi every 1.5 cup of flour, 1/2 cup of sugar. Ang kailangan mo para matamis. Mmm, sarap. Mm. Tsaka spongy oh. Nakakalaway sa inyo. Naglalaway sila. Ganyan niluluto ko sa mga tao. May oven din ako sa bahay namin. Kaso na hindi naman nagbe-bake. Sabi ni Mama, mag-bake ako. Kung ano yung naluluto ko. Kaya gustong-gusto ako ng mga tao pag umuwi ako. Pwede ba mag-ganito ako sa amin pag natuto na ako, Tess? Ang sarap! Sarap. Nawala na yung kanin ko. Inom na ako na to. Kasi masarap sa kainin, mainit. Yeah, hindi na ako mag-dinner nito. Kasi bumibili kami ng ganyan. Yeah. Pag meron kang banana, ganun mo lang siya, ilagay mo dyan. Madagdaga mo kung anong gusto mong ilalagay. Kung hindi mo na sinadya sa akin before na, huwag kang tapon ng tapon. Alam mo, ang dami kong tinapon ng banana. Siguro, isang ganyan na banana, Tess. Tsaka pag marami ka nalutong ganyan, pwede mo ilagay sa container o di ka plastic, ilagay mo sa freezer. Pag ano, gusto mong kumain, maglabas ka lang ng 4. Ng banana? So I can preserve the banana? Ano, yung naluto ng ganyan, oo. Oh, ilagay mo oh, sa really? Oven. Oh. Okay. It can last for 3 months. Huh? Hindi, nakatipid ang asawa ko. Yeah. Sabi ko sa asawa ko ba, darling? Wala na akong pera, sabi niya. Why? Ano, huy, nanood lang sa misis ko, sabi ko. Pag didmahin mo ako, di kita sagutin sa mga messages mo. Dinidma niya ako, no? Dinidma. Nakasin lang ba? Wala siyang reply. Tapos? Magbe-withdraw na ako ngayon para... Tumawag kasama ko. Sabi ko, hala, no caller ID. Kausap ko si Che noon. Sinagot ko kasi pag nasa bar ko gamitin niya na telepono, hindi man lumalabas ang telepono number niyan. No caller ID lang. Cheat day namin today. Ngayon, halati, sabi ng asawa ko, darling, I'm working on it, ha? I'm going to transfer your money. Ah, oh, tangtura ako! Sabi ko, akala ko, didmahin ako ng asawa ko. Tapos kunyari ba, may utang ako sa'yo? Kasi I need to pay test, darling. Sabi ng asawa ko, bakit mo kailangan umutang? Isip-isip ko, gago, hindi ako umutang. Andrew, no. Mag-ano lang kayo yan, sisto, pag may ano, kukunyari lang ba, jamahan ko. Sana hindi tayo maintindihan nito. Manood pa naman ang video. Lakas nilang kumain, siguro sabi. Nako, ako malakas akong kumain, I admit it. Ngayon lang naman. Sige lang, ngayon. Sunod na lang, ngayon na lang naman. Diba? Ano na lang kaya maging sistema nito na pupunta man ang asawa ko sa Middle East? Paano ng allotment ko? Ano yung allotment? Dabi wala asawa ko ng 6 months. Hmm. Dapat. Matapos tong December. Malapit na December na. Matapusin ang December na off siya for 4 weeks before he's heading to ano Middle East. Hmm. So wala asawa ko ng 6 months.
Magkano kaya ang allotted allowance ko ba? Every month. Binibigyan ka ba? Mahihingi nga ako kasi wala naman siya, di ba? Kasi isipin niya. Ano-ano. Che, maglista ka pala sa mga pa-entry. Ano ba? Ano kaya ang, magkano kaya allowance ka monthly ba? I don't know. You ask me. So, tingin mo, Tess. Tarin mo muna yung asawa mo. How much can you give it to me? Monthly. Eh, lalo na wala akong trabaho. Hindi ako nabubuhay ng 500 pounds. Eh, kulang yun. Alam ba niya yun? Eh, dati hindi ka naman humihingi ng pera sa kanya. Hindi. Okay, ngayon, eh. Ayun lang, sabi niya. Ano bang nangyari sa'yo sa aling? Bakit? Simula nang nag-lockdown, panay ka nalang hihingi sa akin ng pera. Mm-hmm. Ano ba ng trabaho eh? Actually, kung isipin mo, kung hindi lang para pumupunta lang, hindi man natin kailangan. Naman. Kasi, yung grocery natin, nandiyan na yan eh. Minsan, nag-grocery tayo twice a week. Sa akin, hindi pa ako nag-grocery, kaya alam siguro ni Andrew na mas marami pala ako na ibang pag hindi niya kinuha yung 1,000. Kasi 150 lang kinukuha ko ngayon. Tapos, yeah, kailan ba akong mayangki? Sabi niya siguro ngayon, nakita niya ngayon siguro magkano yung gasto ba itong buwan na to kasi ano. Kunti lang pala. Mm. Kasi madiscarte naman kasi ako sa pagkain namin, dalawa lang kami. Mm-mm. Kung anong nandun, nagagawa akong dinner niya. Kaya nga. Breakfast tsaka dinner lang naman siya. Pag kahapon, nagluto ako ng... Itapos nila. Wait a minute. Sino yun? Lockdown dito kasi medyo ano ako baka mamaya. What are you doing here? Dali, hindi ah. Ano daw, it's a wrong house. No. How come it's a wrong house? You have to follow the, you know, the house number. Yeah, lucky ng 4 dyan. Ang gwapo pa naman niya. Hindi naman siya matangkat. Hindi. Gita mo? Oo, nakikita ko siya. Maliit. Pero guwapo. Ang laki ng forehead ko. Bawal maggalagala. No, pwede naman maggalagala kasama mo yung friend mo. Maglakad lang sa park. Sa bahay ni? Sa ano? Oh, I'm your bubble. Social bubble ang tawag. Bubble. Social bubble. Hindi ako. Binigyan kaya ako ng mga pangalan nito. Ito lang ang mga kasosyal bubble mo. Ako. Si Tess. Si Tess isa. Si Esther. Si Wilma. Yan lang. That is, hindi daw ako pwede magipat. Ano. Bawal. Ang dami ko niya tang kanin. Hindi na ako makain na. Gusto na ang ano? Busog na nga ako yan. Ice cream? Hindi na. Busog na ako. Pag sa Pilipinas siya na, sasabihin, I don't like it. Yun na, yung mga pamangkin ko. Hindi, titigil hanggang ano. Ako, busog na, busog na. Sarap, guys. Ang sarap. Pero buyag. Hindi mo na ako mahilig sa isda. Nakita mo ko. Mahilig ako sa isda. Mag-isip nga sana ako. Pwede ba test yung gawa? Tayo nalang gagawa ng ano ba? Stand ng ano? Barbecue. Lagyan ng dalawang bato sa gilid. Tapos... Bakit mo yung isipin yan? Gumuli ka ng... Alam mo ginawa namin sa Singapore dati dahil nasa flat lang kami ano? Alam mo yung aluminum foil na tray? Yeah. Ilagay mo doon yung ano? Ganun lang ginagawa namin. Hmm? Aluminum tray, yung malaki. Oh, magkaan man yun. Kaya nga, ilagay mo sa floor,
Kasi sa ano kami, karton lang nilalagay namin sa baba kasi bawal nga mag-ano kasi flat lang kami noon. Ang ginawa ng kaibigan ko, kumuha siya ng malaking aluminum foil. Yung aluminum na tray, yung nagyana ng mga pagkain ng noodles, mga ano sa party-party. Tapos nagkuha sila ng charcoal na ano na sa, ano, sa palayok. Kinuha nila, nilagay nila doon sa aluminum foil na tray. Tapos doon na sila nag-barbecue. Masunog yan ah! Bakit masusunog? Aluminum man siya. Doon na, nilagay yung parelya, doon na sila nag-barbecue. Tapos inano na nila yung hood ba para sa isumok niya makukuha. Kasi sa flat ka lang ba? Bawal. Kaya ang mga Pilipino nga eh, madiskarte eh. Kaya nga eh, matalino ang mga Pilipino eh. No? Kaya ganun ang ginawa namin noon. Ay, mataba siya. Oh, may ano siya. Ang tawag nito, bindod. Yung ano niya, egg niya yan, di ba? Yun ang... Kinakain mo ba? No. Masarap daw yun. Kasi kawawa man ng isda yun eh. Kakayaan, masarap nga daw yun eh. Naglinis nga ako yung malaking-malaking isda. Yung binigyan ako ng ulo, di ba? Salmon. Ang daming mga laman dahil sa salmon. Daming laman yan. Sabi ko, kawawa naman mga isda namin ito magagawa. Kung isipin mo yan, ganyan. Kaya kung minsan nga sasabihin mo kay Andrew, can you just imagine if you are vegetarian? Ay, I'm going to divorce immediately. Kakusahan. Yeah. I can't live without meat. Paano kaya yung si mga ano, iba? Si ano, si... Nakita mo si, ano, si Maria Makiling, di ba? Noong nakita tayo sa bangko. Hindi nga ako makapanawara na siya yan kasi ang... Biglasang ang liit, tapos tumanda ang mukha. May kaibigan ako sa South Africa. Tumanda man! Nakapag-asawa ng South African guy. Yung dalawa niyang anak, vegetarian. Yung babae, hindi. Gusto ng mga bata kumain ng mga ano, pero yung tatay ayaw niya. Kaya sabi na mga kaibigan namin, it's very unfair. Na, utusan mo yung mga anak mo maging vegetarian. Let them decide themselves. Correct. Pero palaging vegetable. I don't know, what do you want? Pasok ng vegetables, isda! Ano din? Anong oras na? Ano? Hindi ko alam. 3 o'clock? Umaga na ba yung sa mo? Yeah, umaga na yan. 3 o'clock na yun. Ang dami ito. Magdala ka niyan o. Para pag-ulam ka. Hindi ako mahilig. Ay, hindi ka mali sa isda? Yeah. Dati, kumakain ako ng manok ng manok, lagi akong magkaroon ng ano dito sa gilid ba? Sa shoulder mo. Ewan ko. Kasi matagal ako sa Singapore, 20 years ako doon na. E di syempre, dati-dati, nagkikilaw ako ng... Kilaw? Kilawin na baka ba na, nila, ano lang nila, kina... Itin slices lang, tapos sibuyas. Nakakang Korean. Papaitan dun sa amin. Korean style. Hindi ako kumangain. Alam ko, dahil siguro inisip ko hindi luto. Kilawin nga eh. Tapos marami yung mga ano. Kaya kung minsan bibigay ka nila ng pera. Kasi yun ang gusto nila. Ako naman, vegetable lang ang hinahanap ko. Okra, talong. Dahan-dahan ka, matindik. Ang galing mong kumain ng isda. Ewan. Noong! Ano? Tinanay ba na may kasamang Ethiopian? Di ang baka. Tulad na sinabi mo baka. Kilawin. Dahil nagdugo-dugo pa ang baka. Kinakain na nila. Sabi ng nanay ko, hindi ko alam nito anak. Mga ano sila? Mga ano pa itong klase silang tao na kinakain nila kay Tilam. Nagdugo-dugo pa doon ang baka. Kinakain nila. Ang sarap daw. Yeah. Sabi ng nanay bin ako, titimplahan nga natin kung ano-ano mga panimplahan niya ni. Parang feeling ko mga asang siguro, sabi ko nanay bin na. Siguro pag wala ng baka nakita na, tao na yata kainin nila. Kasi ang tao malasa na tayo eh. Diba? Ewan. Parang walang. Baka kumakain ka ba ng walang lasa? Imagination. Diba sabi nila pag aswang, wala man ang tao malasa. Marami na papalon ngayon sa... Wala ba kayong aswang sa inyo, Tess? Mga barang-barang na sinasabi mo. No, aswang! Aswang, yung bang tawag na kikik-kikik sa gabi.
Naku, marami sa amin yan dati. Bata pa ako. Sabi nga ni Rafi, Idol. Idol Rafi, kung maraming asuwang dyan, ay may maraming barang-barang dyan na mangkukulang na ano, di? Sa dami-dami na naasar sa akin, di nakulang na sana ako. So, kaya nasa sa inyo rin kung naniniwala kayo, hindi. No, totoong kulang, uy. Ito ba? Huwag kang ganyan niya, totoong kulang. Naabot sa aswang. Iusapan na natin, naabot sa aswang. Nagiginig lang ako, ha. Totoo ang kulang, Tess. Kasi nga, kaibigan ko na sa Bahrain, unang kinulam niya, yung tatay niya. Tatay niya, kulamin niya sa rin. Nakulam ang tatay niya dahil kinaingitan. Dahil yung kapatid niya na nagsima noon, namatay man sa barko. Sa multo? Yan, naniwalad na ako sa multo. Hindi ka natatakot, mag-isa ka. Nanakot bigla. Natakot din, kaya lang. Sabi nga ng lulo ko noon, kapag daw nakakita ka ng multo, sabihin mo daw, bakit ka nagpapakita? Ano ba ang gusto mo? Kausapin mo daw, wag mong takbuhan. Kausapin mo daw. Hindi pa ako nakakita. Ang lulo ko kasi noon, matandang tao yun eh. Sabi ni lulo, marami daw siyang nagpapakita daw no. Kasi daw, doon sa amin, may pinapatay ba? Tapos nagsasantil mo no. Tapos nagpapakita, paramdam. Nagbabasag daw ng, ay, nag-aano daw ng mga gamit ba? Talaga nakikita ng lulo ko na naaano yung mga gamit, natutumba. Sabi ni lulo, oh, bakit ka pumunta dito? Hindi naman kami ang may gawa ng bakit ka namatay. Doon ka maghasik ng ano doon sa nag-ano sa'yo. Alam namin yung kalagayan mo na namatay ka bigla na hindi mo pinaghandaan. Bigla ka lang nawala. But, ano, tanggapin mo na yun dahil wala na tayong, wala tayong magagawa eh. Ang tao ang may gawa nung bakit ka na ano, namatay ka bigla. Kasi nasaksak ba naman? Yung bang nag, ano ba, sa piyesta kasi, mahilig kasi yung mga tao magtaya-taya ng karakrus. Karakrus ba? Pag natalo, gaganoon na ng ice pick. Hindi, wala na. Doon mamatay bigla. Ice pick ba naman eh? Mm-hmm. Ngayon, biglang namatay. Tapos ngayon, nagpaparamdam sa lulo ko noon. Tapos sabi ni lulo, huwag ka dito magparamdam sa amin. Kasi hindi naman kami may gawa sa'yo. Doon ka magparamdam sa nagtaong nagpatay sa'yo. Kasi para sa, sabi ni lulo, para daw ano eh, para daw hindi ba matanggap ba? Ganun. Tapos ano, nagpapaano daw, nagparamdam talaga. Sabi ni lulo. Sabi ng lulo ko, sanay na ako niya yung magka-ano-anohan daw mga gamit. Tapos biglang patayin na lang mga, patayin ng ilaw dito sa area namin. Nagkukwentuhan kami sa may ano kasi yun ay, sa may terrace ng lulo ko ba. Tapos, alaki na kahoy doon, may ano din yan, may kapre. Alaki-laki ng kahoy doon ba? Tapos kukwentuhan kami doon sa terrace, kukwentuhan kami ng lulo ko. Bakit yung area na namin ang patay, the rest sa bahay namin, bakit liwanag? Eh wala namang tumayo dahil kwentuhan nga eh. Oh, di ka magtataka noon? O sino nung patay ng ilaw? Na ang switch, nandun lang naman sa gilid. Wala naman tumayo sa amin. Ang dami namin nagkukwentuhan doon sa terrace. Pagkatapos ng hapunan ba, akit ka na sa taas, magkukwentuhan na kayo ng lulo mo, ganyan. Tapos yung ano, yung magpa-party ka. Sabi ni lulo, may kapre daw yung puno namin doon eh, noon. Nung ugat ba yun, malaking, malaking puno ba? Tapos may kapre daw doon. Minsan, kahit anong gawin nila, hindi tumutunog ang mga sound system ah. Para daw hinaharang kasi naiingayan daw. Hindi ako naniniwala. Kasi siguro hindi pa ako nakakita. Sabi-sabi lang, hindi ako naniniwala. Pero posible naman siya sa inyo, wala? Kung maghula-hula ka nga, hindi nga ako naniniwala. Naniniwala ako dun. Naniniwala ako dun. Pinasupos rin ako siya mo kung minsan. Hindi ako. Naniniwala ako dun. Pero naniniwala ako, mananalo ako. Kahit taya ako na tayo sa Pilipinas, lumabaot na siya. No, No, mananalo ka, pero not that day. Mananalo ka. Wait mo lang. Hanggang ubos na yung puhunan mo. No. Hindi yan, ano, hindi yan magtatagal within a month, ah. Kasi ako nga, naniniwala ako, eh. Ang lakas ng, ano ko, noong mananalo ako. Mm-hmm. Talagang nanalo ako. Meron ako dyan resibo, Tess. Yung panalo mo na siya. Yeah. Tingnan ako rito. Tingnan pa. Totoo ako ba? Kasi, Brad, gusto ko kay ano, yun, Brad? Hindi ako magluluto ngayon. Yung pagkain ni Andrew kagabi, yun na ang itatainit ko. Ha? Hindi ako magluluto ngayon. Bakit? Marami pa yung lasagna. Tingnan mo dyan. Resibo ng post office yan. Kasi ang 500 ay man lang ibigay ng cash.
Post office, di ba? Oo. Nanalo nga ako. 628 plus 123. Ano yun? Check. Value? Ano sa? Ayan. Ayan. Post office. See, issue price check. Ayan, price check ko. Ang kulit, no? Nanalo ako eh. Ayan. Price check. Ano yung 123 doon? No, ito yun. 628. Check value ko is 100. Yan, tutalin mo yan lahat. Okay. Ba't ganyan? Nakuha mo na kami. Yeah. Nanalo na ako. Kaya nasabi ko, ayoko. Pero kung isipin mo, manalo ka, babalik din naman eh. Kung tataya ka ng tataya. Ay, hindi lang ako tumaya. Kasi natakot ako na kukunin nila din ng pera. Di ba? Kaya sabi ko, mas mabuti na yung ano... Nakatayat. Ano pala, Tess? 2019. Ang labas ng betting sa amin yan, 17. Nanalo ako, kaya sabi ko, mananalo ako nito. Nanalo talaga. At 12.27 ang labas sa'yo, sa amin. Ha? 12.27. Ang so, tayat. Oh. Kaya yun. Ano oras na sa Pilipinas ngayon? 3 plus 8, 10 p.m. Kung 3 o'clock. Mm-hmm. No, asa niya lang sa kumpon? It is 3 o'clock plus 8, 11. Hey, Gogo! 11. What time in the Philippines? Alas 11 ng gabi. At saka time dito, mag-aalas 3. Yeah, 3 plus 8, 7. Well, at bad menis ang oras. Busog na ako. Ganyan ako pag nabusog na ngayon ba? Unti-unti na parang ahal ba na, na mamaya antukin na. Nanto ka na? Mag-ano tayo? Sali tayo sa TikTok. Magpapa-TikTok challenge ako. Nood din ng TV, sasayaw tayo pa. Hmm? Yeah! Lahat ng cellphone mo naka-on na. Ito rin, di ba? Mm. Ano? Nood din yung iPad ko din. Kumita ka na ba sa YouTube? Hindi ako kumita ngayon kasi ang minimum niya is 60. Ang kinita lang is 56.05. Kaya wala. So that means kailangan mo pa ng viewers? More viewers or more subscribers? So, I think viewers. Mm-hmm. So, ang subscribers ko... Pero nakikita ko ng 3 point something na yung ano mo. Subscribers. Yeah. Kaya viewers na lang. Subscribers, okay na. Kaya nga... Kailangan ko daw may, kasi may cut-off. Ngayon ko lang nakita dyan ang ano niya. Ang nakalagay, ang cut-off niya 15 para magkasahod ako ng 21. Tapos dito sa UK, hindi man galing sa Amerika yan. Nakalagay Northern Ireland eh. So within UK lang din nagpapasahod. So until now, hindi ka pa sumahod? Hindi. Next month siguro. Kaya mag-antay na naman ako ng cut-off nila December 15. So ngayon, okay naman yung revenue ko. Umabot naman siya ng 106, nakita ko. Kaya lang hindi siya bababa sa 100 pound, 100 ano? $100. Kaya lang hindi siya bumaba. Kasi kung bumaba siya, useless ang mga palive mo, mga views mo, useless. Kasi hindi ka man pinasaho, di ba? Kaya ang dami kong open, no? Ang dami kong open na mga gadget. Pero ano din pala, hindi. Ina-expect ko pa naman na magkasahod ako. Tapos wala. Nalulungkot ako. Well, tama lang pala masahod. Nag-enjoy lang naman ako. What you doing? Mm-mm. Nag-enjoy naman ako. Kaya lang nakaka-disappoint ba kasi sabi nila, kikita ka dyan dyan! Kikita ka! Malaking kita dyan! Ako naman si Tanga. O, sige nga! kaya nga sinabihan ako ni Meche, huwag ka nalang magpa-premium ng malaking-malaki. Kumbaga, magpa-watch, magpa-ano, magpa-entry ka na lang, magpa-live ka, pero saka na lang ang malaking premyo, yung parang grand raffle draw. Kaya sabi ko, sige, magpa-premyo tayo ng 10,000 worth. Okay? Pero, bawat live ko, ano na lang, anong tama ito, Tess? Pa-entry ba? Kung manood ka, may one entry ka. Pag next ko live, manood ka, another entry mo na naman yun. So, the more na manunood ka sa pa-live ko, the more na marami kang entry. Which is, yung 10,000 na yun, dinibide ni Che. Hindi naman isang tao buo, 10,000. Kumbaga, ang ginawa niya,
isang 2,000, dalawang 1,000, tapos ilan yun? 10, 5,500 ba yun? And then 10,200, and then 5,000. Kailan yan? Sa ano yun naman yun? Kasi hindi ko pa alam yung schedule ko, di ba? Kasi yeah, malapos na lang. Right after lockdown. So, gagawin namin yan before mag-January. So, tama lang din. Kasi kung lagi naman ako napapremyo halos every day, sabi ni Enoche, mas mabuti pang likumin mo na lang yun, saka ka mo na yung ipapremyo ng bigla. Sabi ko, okay. Tama lang din naman, di ba? Kasi... kasi lagi na ako nagpapadala ng pera from here to ano, to Philippines. Po, katatapos lang. Pagkatapos kasi ng I mean, nagpapadala kasi ako ng pera from here to Philippines. Lagi ako nagpapadala every other day. It's 2.99. Bilangin ko yun, umabot kaya na ng ano, almost 50 pounds. Yeah. Eh, pera na rin yun sa Philippines, di ba? Ooh. If I didn't send it like one time, it's okay pa. It's okay. Maka-save ako, di ba? Yes. Naka-shirt pa ako sa loob. Kasi malamig din. Malamig yan. Tiyan mo, dinadaan-daan ko lang sa kwento. Pero naubos na isda. Since you like it, you enjoyed it. Busog na ako. Ano ka na mag-cupcake ka na ice cream? Bang so, magas? Dessert ba? Thank you. Alam mo ba, kahit nakaubos ako ng ilang kaning test, magdi-dessert pa ako. No. Pag busog na ako. Busog ko na yung kape ko. Plus, dalawang kanin at saka noodle. Ano pang hanapin mo dyan? Kape ulit. Mamaya na, sa gabay. Ano na? So, kailan yung lockdown? Ano, Wednesday? Yeah, golf na. Kagad-agad. Kagabi nga eh, dahil binuksan nila yung booking system. Yeah. Wow, nagkandaanuhan yung ano ba? Processing. Yung booking ba? Yung tunog-tunog sa ano, nag-appear. Oo. Yeah, at least may magagawin kaysa nandun sa bahay. Yeah. Sakit nga likod ko sa kakahigay ka. Gilid-gilid ko. Yeah. Pero ngayon na hindi na ako lagi humiga, wala namang sakit. Pero bakit pag nakahiga ka lang, ang sakit? Masakit nga na ako nakaraan itong liig ko dito. Pag pababa pataas, ang gano'n. Ewan ko na mangyari. Siguro sa... Gusto mo apakapakan kita ngayon? Parang lumalo, sumakit dito ko. May maganyan ako masakit dito, baka hindi na ano maayos yung pagkaapak ng nakaraan. Dito ko. Mm. Pag ganyan ko, napipil ko nga eh. Baka yung may bra ka. Ko. Ha? Hindi mo tinanggal ang bra. Mesa ko dito. Kaya sabi ko, masakit. No, nahanginan yun. Pwede ba na? Mamaya siguro. Yung gusto ko yung ginaganon-ganon mo yung buko ko. Ah, yeah. Parang good. Okay na. Uy, ang sarap this ha. I like the, you know, banana cake. Tago mo. Kasi marami naman. Ilagay mo sa freezer yung iba. Mm-hmm. Kasi pag ganyan-ganyan yan, it's good only maglabas ka yung kaya mong kainin within 3 days. Kasi after 4 days, medyo mag-umpisa na siya mag-mold. Oh. Lalo na ngayon, winter. Mm-mm. Yung kaya mo lang, unless yung gusto mo, ilagay mo sa fridge. Pag ano na, cool down na siya, ilagay mo sa fridge. Pag gusto mo kumain, i-microwave mo ng 20 seconds. Kasi mahilig kami bumili ng muffin ng asawa ko. Madali lang gumawa ng muffin. Kung gusto mo muffin? Kung gusto mo rin ng palitan ng ano, gusto mong maging chocolate yun, kumuha ka ng cocoa powder, yun ang hihalo mo para maging chocolate ang labas nun. Yeah, meron akong ano. Meron akong chocolate powder ah. Mm. Kung gusto mo maging chocolatey yung taste niya, dagdagan mo siya ng chocolate. Ah, so walang banana? Alas yung banana? Pwede rin lagyan mo yung banana, pero chocolatey lang siya style niya. Hindi ah, pwede pala yun? Lagyan gusto, na lang powder para maging yeah, ano. Kung gusto mo raman ng ano, chocolate lang, gumawa ka ng ano, yung pancake ba? Tapos ilagay mo sa oven, ganun din. Ah, yung ano na, mix na siya. Oo, pero mas madali rin gumawa ng ano, pancake from the scratch. Mm. Pag gumawa ka, 1 cup of flour, 1 cup of milk, 1 itlog, asukal na 2 tablespoons, yeah. Konting asin, konti lang asin ba? Sa ganun lang. Tapos butter, okay na yun. I-mix mo na siya lahat. I-mix mo na lang siya. Pwede pala yun from scratch. Kasi lagi akong bumibili ng naka, ano na eh, naka
Nakapakete. Nakapakete na. Hindi ako bumili. Ginagawa ko. Madali lang naman kasi. Ilagay mo lang lahat-lahat. Tapos panayaran. Tapos lagi ka lang sa like palayo it, mo yung ano. Uh-uh. Tapos ang ginagawa ko minsan, pagkat ako ng banana, ilalagay ko sa butter. Banana yung ginawa ko. Yun ang i-preprate ko kung ganun. Pancake. Banana pancake. Oh, o tapos kung gusto mo ng spreada ng Nutella. Ano, nasa sa yung creation na. Siguro dahil hindi yan ang linya mo kaya wala mo ano, alam. Okay. Kain lang ako, pupunta lang ng bakery. Gusto ko nga nagpunta nga ako doon ng bakery diyan sa may ano ba? Diyan sa kanto namin. Tinitingnan ko, naglakihan lang naman ang ano. Pero parang nakikita ko sa ibabaw naman, you know, it ang dami-daming ano siya, ang daming edible. Parang nakakadiri iba, na. Iba rin kasi yung ikaw ang gagawa kasi alam mo anong inilagay mo. Yeah, at least nakikita ko ito ba? Tapos first time kaya nag-bake sa ano ko na nakikita ko yung ganyan. Wow! Kasi normally, ginagamit ko lang ubi ko pag nagluto ng ulam. Yung nag-ano lang, gagawa ko ng lasagna ba? And then ilagay ko sa inong sa oven ko din. Wala, tapos ngayon cake na. Sarap naman! Kakaka-proud na. Kaya hindi naman akong gawa. At least sa susunod, pag gumawa ka, may banana ka, madali lang. Tatlong banana na medyo malalaki, pero kung mamaliit doon, pwede mong apatin. One pero and a half malaki. Na flour. Ako lang naman ang bumili ng maliit dahil akala ko hindi naman makauwi ng ganun-ganun asawa ko, tapos bumili din siya. It depends kung gaano kalaki, basta tatlo lang malalaki. Pero so ano ba yung, anong gagawin ko next? Kung gagawa ko lang ng banana cake. No, but, I mean yung apple. Yung paano ko ibakain sa asawa ko? Yung banana at saka yun, pwede rin. O di kaya yung yun at saka ice cream at saka banana together in a plate. Oh, ganun? Uh-huh. Dessert pa? Yeah. Pakainin ko asawa ko. Mm-hmm. Siguro yeah, pag binigyan mo muna sa ngayon, ice cream at saka yung apple banana cake. Apple crumble. Hindi, banana cake. Tapos susunod, lagay mo yung banana, yung apple crumble at saka ice cream. Sige. Tapos kung gusto niya ng mga peanut, yung mga flakes ba na almond ba, bili ka yung anong ganun, is yun ang itapping mo sa tuktok. Nasa sa yung creation niya. Mm-hmm. Nakita ko nga yan eh. Siguro dahil dati nagtrabaho ko sa Singapore ba. Ganami no, pero pang big-big. Sarap na. Kaya nga, Tess, pwede kang magtinda ng banana cake doon sa mga ano mo, no? Parang gugolf ka, di ba? Marami kayo. Magbit-bit ka lang ba? Pwede. Kasi mayroong, ano eh, mayroong bilihan sa loob eh. Alangan naman ako kung detention mo yung club. Sabagay. Pero pwede mo kausapin ng club, Tess. Sabihin mo, you know, can I supply you with, you know, with a banana cake? And then you, I will just, you know, I will just give you some discount, like, you know, it's a, it depends on us, you know, what's our agreement. Ganun, no? Why don't you try to open up with them? Rather than, you know, they are, I know they are asking somebody to, you know, to supply them. Because I don't think so, they are the one making it. Yeah. Pero ikaw meron silang chef sa loob, eh. Sandwich sandwich ang ginagawa nila. Sandwich lang, but what about the cake? Mahilig yan sila mag tea and cake, eh. Yeah. Diba? Hindi naman pwedeng sandwich lang na with... Kasi ang madali lang ginagawa nila dito, sandwich. Tapos lagyan nila ng ham and cheese. Bite na, yeah. Solved na. Solved na, oo. Diba ganun lang, ganun lang ka ano, diba ka boring, ham lang nun. Ang ham pa niya, hindi pa nililuto. Yung ham na malamig pa. Yeah. Ilugay, diba nakakaano? Bites na sa kanila. What about yung mga cake? Pwede din, pwede mo din silang kausapin na, you know, meron din ako, gumagawa din ako ng, ano, lumpia. Yeah. Yeah, but then again, why would I trouble myself? Ano lang ba, pang additional income? Sa happy place. Correct. Sa buhay. Ah, sarap. Busog na ako, Tess. Yeah, alam mo, feeling ko, eh. Inaantok na ako din. Mukha na nga. Ayan, dali mo na yung sayo. Dali mo na lang yung sayo. Meron ako sa bahay. Marami ka niyan. Yan ang dinner ko nga ulit mamayang gabi. Sino ba yung ano? Hello. Puyators. Hello. John Patrick. 11 na siya. Magpapag-game ka ba ngayon? Hindi. Hindi. Matulog na kayo. Matulog na kayo, guys. Di, may entry yan sila. Ay, pagkakaroon sila, may entry sila. Yeah, may entry sila. Isang entry. Ganon. Ito pa rin ang nagawa niya, marami na kapit.
Pero pag gagawa kami ng kain na ulit ako. Ang sarap. Ito yung sakta ako, girl. Kanin ko lang yan. So, 500 ml mo na to. Aha. Lagyan mo siya ng dalawa nito. No? Dalawa nito. Ay, talaga? Bakit? Masyado ba itong strong? Oo. Dalawa na. Siguro 1 ml. Pero gawin mo lang. Ayan. Okay. Tapos? May madami tayo sa paggawa na. Asukal. Asukal din. Hindi to asukal. Siguro, aga, para, ayoko yung matamis na matamis ba? Pero mahilig matamis ano? Ano ilagay ko? 2:4 na lang ang gagawin mo nito, oy. Hindi naman siya lilista. Mamaya magtatanong na naman siya. Ang mga buto-buto, binabalot ko siya. Isa, isa yan. Ilagyan ko siya ng dalawang doon. Tapos ilagyan ko ng asukal na, na apat lang na tablespoon. Yeah. I-melt din siya nito. Tapos, i-apoy. Ah, yan pala yung custard. Diyos ko, wala kong ano. Pero basta dati ako ng employee ng chef ba? Matututo ako ng ano. Pangkamuha yung chokis nito. Nasaan na yun? No, hindi yan mag-open. Oh. Okay, so. Yan na. Nag-on na. Okay. Itong kulay nito mamaya, magiging malapit siya. Oo nga, yellow yan, di ba? Oo, magiging yellow to. Kasi I saw that, you know. Boy, bili yung ano ko yan eh, sister-in-law po na sa isang, parang siyang ano ba? Yung ganun. Madali ka. Ew, 1 pound lang yun. Wala pa sila tinda. Sa test ko, marami. Lagi kong kumikuha. Yan lang. Ganyan lang pala. Huwag niyong siyang hayaan na ano kasi... Mag-melt together. Magbibigit siya after. Lalo na kumon. At saka masarap pa nito kung may lemon ka. May lemon ako! Igasgasan mo siya ng lemon. Yung... flavor siya. Yung skin lang ba niya? Yeah, I have a lemon test. Gastusan mo ito. Sa susunod, si Che magpapalaro ng ano nga, ang tawag nito yung bring me. Nakakatuwa yung bring me namin last night. Apat kami nasa, ano, o anim kami nasa, ano namin, string lads ba? Nakakatuwa. May ito, bring me, Diyos ko. Lahat man ng bring me nila, meron ako. Kasi nasa kusina na ako. Queen Jackie, pa-shoutout naman po. Hi, John Patrick Oliverio. Tess, magpa-shoutout si John Patrick Oliverio. Hello. Kasali siya sa amo ano namin niya, bring me. Ano sila? Sanay sila sa bring me na yan? Ano yun? Kunyari, no, kasama ka. Pwede kang pumasok sa live namin, Tess. You know? Pwede kang pumasok, tapos... magpa-bring me, no? Lahat ng klase. Ikaw nun magsabi, bring me. Oh, sabi ni John Patrick, hello, Ate Tess. Luluto. Gusto mo ng mangga? Kain tayo po ng mangga. Oh, no. Masakit dyan mo yan. Ay, bakit? Maganda halo-halo ng kinain mo. Masarap kasi, di ba? That's always an other day. Masarap kumain ng kumain, guys. May kinain pa kami yung clover chips. Daan lang po ako, nag-work ako right now. Ah, nag-work! Wow! It's good for you. Kami, we are jobless. Wala kaming work. Lockdown. Lockdown, yun? Kaya, wala din tayong pera. Lockdown din. Kumuha ka ng ano? Ano, container mo, lagay mo. Yeah, I have plenty. Plenty. O, yung door mo. Kung masanas mo. Kung masanas ko, so... Oh. Ikaw, Tess, magdala ka sa bahay mo. Ayoko. No, magdala ka. Ayoko. Bakit? Oh, una...
Kunwari, kasi ang container kasi nag-ano siya ng space. So, I have Ziploc. Yeah, yeah. Ilagay mo muna dito kasi medyo maano to. Medyo mainit-init? Oh, magdala ka. No, nagdala ka. Kunti na lang. Pang breakfast mo man. Si Andrew. Si Andrew Tess. Wala na ka. Saglit lang pala ito. Sinasan ko ito kasi ginamit ka rin ito. Hindi naman ito. Hindi pala siya mainit, no? Kanina, mainit, di ba? Anong ba? Nawawala ka agad ba, no? O, di ba? Hindi na namin kailangan nito bumili ng ano, Tess. Bumili ng ganitong marami sa... Ano na naman? It's marami akong banana. It's only 1 pound na 90. 1 pound na 90. Ikaw pang gumawa. Ha? Ikaw pang gumawa. Ano pang ano? Yan, so this is yours. Ikaw na sa sofa. Ganito po ang aming gawain. Ito po na lang yung sa'yo. Di ba may papuso? Papuso, fuck you. Ganyan ko lang yan. Ikaw na lang din bumili ako ng mga ganito, no? Kakain ang asawa ko nito, Tess. O, ito, mataba ito, malaki-laki. Sumukas mo na, nagka-purpose na rin ito sa bahay ko. Sabi ba hindi? Wala, sabi ko, ano bang gagawin ko dito? Kasi alam mo bang, kasi yung namili ng mga ganito? Ganan ko. Para sa'yo. Para sa'yo. Sabi ko, ano gagawin ko dito? Hindi ko naman pwedeng sabihin, no, mata. Hindi ko kailangan yan. Wala naman akong alam. Mas ko samulta ng lemon. Yung skin lang yun. Skin lang ng lemon. Diba? Ah, lemon daw. Okay. Magasgas lang kami ng lemon. Dapat pag ginawa mo ito, next time, isabay mo ba yung lemon na iloko? Yung para mas maano. Meron naman akong lemon juice. Hindi pwede lemon juice. Hindi pwede lemon juice? Lemon juice. Ganito o gato? Ganito. Yung maliit lang. Ang maliit lang. Sabi ito maliit. Ito na pwede. Nung matapaon yan! Gusto ko mabisyo pala itong ano. Co-star na to? Ay, ito yun. Yan is just to have the flavor out of it. Parang meron ba siya yung scent niya ba? Oo. Parang hindi iba siya nakakasawa. Parang nandito sa ilalim eh. Iwanto mo na lang sa akin. Ha? Iwanto mo na lang sa akin. Ano na? Itaktak mo na lang. Ano yung lagay? Ayan na. Ang tabalihin. Ang bago! Tama na ito? Oo. Ang bago! Kaya na yan pa. Paano yan? Ang dami ko na tinuro ko yun. Maka ano. O diba mga secret recipe guys? O diba? Okay. Kasi kumisang marami rin. Oh, ang sarap! Matuto ko. Ganunin pala yun. Akala ko, ito kasing lemon, ginger, ano pa, garlic. At saka, mabuti yan siya sa kolesterol. Kung magluto ka dito, pag nag-umpisa na yung bubble niya, nakumulo na siya, tama na. Ah, oh, okay. Kasi pag nag-cool down na siya, lalako din siya. Kaya bago mo siya iserve, iganito mo siya maulit. Na, bago mo siya iserve. Ayan, eto, sa ulo na siya. Tama na yan. Pag kumulo ng ganyan,
yung isang kulo, tama na. Oh! Tapos, eto, pag umano na siya ba, pag... Bumaba yung kulo niya. Pag ma-cool down na siya, lalapot na to. Tulad yung... Ilang days pwedeng kainin ng Coast Guard? It's a week. Ah, it's a week! Sa fresh niya. Hindi ko lang ano. Okay. Lalapot niya pag umano. Okay. Consistency niya. Mas malapot pa sana. Pero pag nilagyan mo siya ng ganun na yun, hindi na maganda ang asa niya. Kaya tama na yun. Mm-hmm. Next time na gumawa ka, 2.5 siguro na kutsara sa 500 mL. Oh, ganun? Oh. Ang dami na pala. Yeah. 500 mL. Kutsarita ha? Yung kutsara na... Normal. Dapat isang ganun. Yung main, parang mountain lang ba siya? Yeah. Ganun mo lang dalawa kalahati. Gawin mo lang apat ito. Yan. Kasi ano naman, pag-alim na ba? Kasi malamig pa naman ang panahon. Ito yung sa'yo. Yeah. Dami. Kasi ang dami nating ano man. Dami nating finished product. Finished product! Hugasan ko muna to si ano. Yung gamit ni Tess kasi siya nga nag-bake. Laki pala na nabili ko. Costar. Hihi ako ng mansanas. Ay, ay, hihi ka dyan, Dai. May siplok ka. Yung mali ka siplok. O, sumpot. No, not the sumpot. Ito mo na ilagay. Yan. Okay, magkaano lang ako hugasan ng konti, guys. Pagkasan lang. Ha? Masyadong malaki. Tama na yan. Anong gagawin? Ay mo magdala ng pinya? No. Lagyan mo sa container yun. Pag... Ay, lagyan mo ng custard! Or ice cream! No, you can't do that. Ay, bakit? Huwag mo lagyan. Pag kumain ka lang, saka mo lagyan. Oh, okay. Kasi sira yung setting mo. Akala ko, lagyan na sa kaagad. Presentation mo. At saka kung gusto mo rin na ano, bigyan kita ng idea. Yung banana cake na ganyan, gawin mong crumbled, yung ikaw nang mag-ismash-ismash. Yeah. O kung baga, gawin mo siyang para bang crumbs. Yeah. Yan. Tapos lagyan mo siya sa... Ibabaw ng... Sa ganyan, lagyan mo siya ng konting, maybe one tablespoon of that. Yeah. Tapos custard sa gilid. Iikot mo na lang, para maganda rin yung ano mo, presentation. Kakainin lang naman. Hindi naman ka lang presentation ng ano. Ako ganyan. Para ba kahit hindi maano. Ay nako, kakainin lang din, didiretso lang din yan sa ano, sa tiyan ng asawa ko, Tess. Ay Diyos ko, pag ganito pala ang ating pag nagbibake. Yan ang gawin. Yan ang gawin ko yung gabi kay Andrew. Yung nag-runs ko yung dalawang banana cake. Aha. Lagyan ko siya ng apple sa tuktok. Saka ko siya ikutan ng custard sa gilid niya. Wow. Tapos yung almond flakes ba? Yeah. Sa tuktok niya. Oh yeah, sarap na. Sige, mag-copy ka muna. Ay, makakati ko yan. Ano? Nasaan yung... Ano, wala pong takip? Wala ka, ano? Hinapon ko eh. Kaya palaan mo, hindi siya ma... Hindi! Kakapukas ko lang yan eh. Hindi siya ma... Hindi siya crunchy. Ayan na. Talagang may nanonood talaga sa aking palive. Pasensya na guys, hindi ako nagpapaano. Bukas na tayo magpa-live na may premium. Nang ligwak, ganun. Naligwak man ako kahapon, Tess. Naligwak ka din. Ano yung ligwak? Natanggal ba sa ruleta? Kasi pag hindi ka natanggal ng ruleta, mananalo ka ng 500 pesos nun. Natanggal? Natanggal man tayo. Naiyak ako. Nakita ko yung name ko. Naligwak ako. Ang sarap pa naman tingnan, no? Ligwak ganun. Kaya exciting tomorrow, guys, yung ligwak ganun natin. Magpapalive ako tomorrow, this 8 PM in the Philippines. So that's 12 PM in the, you know, in UK. Okay. Nandun, oh, nasa ibabaw ng ano, Tess. Madali lang pala siyang hugasan, Tess.
Oo, mas madali yan kaysa dito. Kaysa dito sa ano, no? Yeah, eto, ibabad mo na lang siya. Tapos ibabad mo na lang. Oo, kaya ito ang ano, matagal. Oo. Kasi parang ano ba? Palitin na. Pero hindi siya sunog ha, in fairness. Hindi siya. Ha? Kasi 10 minuto nga, pag nabrown na siya, hindi mo nga ano yung 20 minutes kasi kanina mga 15 lang natin. Oo. Oh. Kaya masabi ko sa'yo, Tess, na mo kaya yun na nga guys ha, don't forget, ligwak gunner natin. Meron tayong pa-premium tomorrow. Kaya, nagpa-live ako kasi, pakita ko lang sa inyo ang ginagawa ni Tess ng banana cake. Ang galing-galing niya gumawa ng banana cake, which is ang sarap. Ang sarap-sarap ng banana cake, guys. Yun. Hinugasan ko lang yung heart shape niya. Andali lang palang hugasan ng ganito. Marami ako nakikita ang ganitong shape this eh. Yung ganito ba yung silicone? So silicone siya. Ang silicone ngayon hindi lang panglagay sa mga breast implants. Pwede din palang malagyan ng cake. Yung mga sleep dyan. Mga silikon nila na ipinanainiinjek nila sa ilong nila. Gusto mo magpa-TV dyan, Tess? I-open mo yung ano, may wifi dyan. Mainit na. Ang sarap. Ang dami na naming banana cake. Parang ako mabaliw. Kasi addict ako sa ano mga cake-cake na ganyan. Ayoko yung cake na sobrang maraming icing, ano, Tess. Ayoko nung ganun na sobrang dami kasi parang nakakaano siya. Kaka, ano ba, nakalula. Nakatuntua ako, guys. Binigyan ako ng papi ng asawa ko. Binigyan ako ng datong. Hindi ako makapaniwala, Tess. Binigyan ako ng datong ng asawa ko. Sabi pa ng asawa ko, spend wisely. Ha? Natawa ako sa asawa ko. May pagganan pa. Namigay nga. Lalagyan naman ng comment. Spend wisely. Diyos ko. Sa kaliit-liit ng pera, may spend wisely pa. Kasi may ano naman yan eh, pag nasa Darko ang asawa ko, may additional silang kita. Wala yan sa additional nilang kita, ano? Pakita ko yung wedding ko, nag-umpisa ako nung 17. Mm. 17, 220 kantataya lang. Yan, 2,000. Tapos wedding. Umabot na ako ng 5,870. 5,718 na nataya ko. Nag-umpisa lang ako nung 17. 17? Oo. Ang laki naman ang tayaan mo, 220. Mas malaki pa ang... Magkano 220 ng ano, pounds? Magkano 220 ng pounds? Not even, 3 4 pounds. 4 pounds, yeah. 4 pounds ang tayo. 4 pounds. Uy, Tess, meron pala akong idea. Di ba ang kapatid mo, di ba nagpapautang siya ng pera doon? Maglagay tayo ng pera doon. Tapos, kapatid mo na lang ang maghahawak ba para pautang? Gusto mo. Yeah. Kisa naman ilagay ko sa Pilipinas sa doon sa amin, yung kakilala ko. Kasi yung COVID, walang perang tao, kaya mahirap. Kasi naglagay ako sa Davao ng pera. Hindi nag-workout dahil. Ako pa ang ano, konsensya ko pa. Naglagay ako sa Maynila, wala rin kwenta. Si ano, wala kaya mabuti pang doon na lang sa inyo, try natin sa inyo, Tess ba? Magkano ba ang ano nung interest? Kasi kapatid ko lang naman. Pinapaano niya ng 15 niya to, 10 sa akin ng 5. Ayoko ng 5. Yeah, kaya. Kumbaga 10% ang akin, 10% sa kanya. Let's say kung kukuha ng ano ako na lang manghugas, madam. Ako na lang, Diyos ko, sanay na ako. Sanay na ako maghugas. Ito na lang ang aking ano, value. May kutsilyo dito, gawin. Tama pa naman ako sa kutsilyo.
Kaya, ano, Tess, kung... Kasi panay na lang ako pinangakuha ng mga friend ko, Tess, na... Ano ba? Lalaki ito. Lalaki yung pera mo. Lalaki yung pala. Lotion sila lang. To? Yeah, that's hand cream. Hand cream ba? Hand cream. So, hindi ko siya matapon-tapon kasi may laman pa ba? Oh. Meron pa naman akong bagong hand cream doon na nasa package. Bumili ako ng maraming hand cream ba? Kasi sabi ko, kala ko maraming hugasan. Yeah. Nakikita mo? Ang liit-liit eh. Mga messages. Nakikita ko. Hindi ko nakikita kayo. Ganun yung mata ko. Kailangan na. Kaya nakikita ko. Sabi niya, gascam ka, madam. Oh, para na rin scam yun. Kukusinsyahin ka pa. Hindi magbayad. Mabuti pa ang ano. Sana ako magbibigay ka. Kung sinong garantor mo. Kung hindi nagbayad yung papayutangan, yung garantor mo magbabayad sa'yo. Hindi yung mawawala. Correct. Dapat ganun, di ba? Kung ikaw ang ano, kung ikaw ang mutang ng pera, yung nag-garantor siya, magbabayad. Kasi hindi naman natin kilala yung sino pinautang ninyo eh. Kayo ang nakakilala niyan, di ba? Kaya nga nakakaano pagpautang ng pera sa Pilipinas. Kahit ano lang tayo, magkano ba, Tess? Pamangkin ko lang kasi binigyan ko, kaya hindi ko rin alam. Basta bumalik yung kapital, okay na sa akin. Oo, no? Kaysa naman wala. Basta ilan tayong kwenta sa kapital. Wala pa. Wala pang lumalabas. Ano sa tingin mo, Tess? Kasi ngayon, COVID na lang. Lahat ng tao walang pera, no? Walang pinagkakakitaan, no? So, walang income. Kung ako pa rin sa'yo, kasi garabuhan, tagumun mo na yung pera mo. Saka na ako nabang. Sige, pag okay na lahat, let me know para mag-invest tayo ng pera doon sa ano mo. Pamangkin mo yun? Mapagkatiwalaan naman sa pera. Kaya nga eh, mahirap magpahawak. Kasi hindi ko na nga tinuloy yung ano ko, Tess, di ba? Yung ano ba, hindi ko na lang siya tinuloy. So mapabuti pang pautang na lang ng pera, guys. Kung pwede na lang, Tess, ano eh. Yung, alam mo yung ano ba, yung sanla ba, magsanla sila ng item sa'yo. Tapos may value yun. Ha? Parang phone shop ba? Maganda din po ang gold jewelry na lang, madam. Maganda nga sana ang gold jewelry. Kaso lang, ang may kakilala akong gold na nasa Bahrain. Pagkukuha ako doon ng gold. Ano po? Pagkukuha ako ng gold doon, kailangan i-cash ko yung gold. So, pag wala pang bumibili ng gold dahil mahal, nakakatakot naman magpa-utang din. Natutulog ang pera ko. Ay, kung patulogin ang pera ko. Kasi, ano eh. Kaya maganda kaya, personal na lang po, madam. Oo nga, no? Gusto ko nga, ano, lalo na yung asawa ko pupunta sa Middle East. Gusto ko dito sa UK, pag may bibili ng alahas, magbitaw sila ng pera una bago bago makuha yung item. Kasi mahirap na, nabitawan mo na yung item, nasa kanila na. Tapos, at the end of the day, ay kabayaran. Tapos sabihin pa sa'yo, bawal magtinda ha pag wala kang ano. Good. Kilala ko na yung mga ano nila, style. Kumbaga, nabigay mo na nga yung item ba, tapos ayaw pang magbayad ba, no? Tatakutin ka pa. Doon, ka pa ng mukha. Nanakot. Kala siguro nila walang karma. Binigay mo na nga yung, ano, binigay mo na nga ang pera-pera. Tinulungan mo na nga. Kasi nag-guarantor ka. Ang hirap talaga magtiwala, guys, ng pera. Madaling magbitaw ng pera. Ang mapagkatiwalaan, ang hirap hanapin. Ako pa naman yung taong kabilis-bilis magbitaw ng pera. Bilis-bilis mo magbitaw ng pera eh. Tapos...
dami po nasisira dahil sa pera. Oo, ang dami nasisira. Mga magkakaibigan. May kaibigan ako sa barin until now. Hindi pa nagbabayad ng utang. Di ba kasi nakonsensya eh? Parang, alam mo ba yun na ang sarap-sarap ba mag-smile tapos yung may taong nag-iisip ng kailan ka magbabayad ng utang? Dapat ano muna, bayad-bayad din ng utang. Laki-laki kaya ng utang nila. Kasalanan ko ba na naipit ka ng pera? Kasalanan mo yun dahil sumubra ka sa gastos. Ang hirap talaga magtiwala, guys. Yan ah. Kaya, yung mga matitinong magbayad ng utang ba, nadadamay. Kasi, ikaw, parang ayaw mo nang magtiwalang may umutang ka. Tapos gusto mo nang anuhin mo, gusto mong pautangin yung mga matitinong. Parang, natakot ka nang magbitaw ng pera. Basta, mangungutang ano ba? Hindi na, ako naman kasi, kung may mangutang sa Pilipinas ng pera, hindi ko naman na pakinabangan yan sa, ano, sarili kong interest. No. Tinutulong ko rin yan sa tao na nangangailangan sa Pilipinas. Ako kahit hirap na hirap, madam, takot akong mangutang, baka hindi ako nakabayad. Siya ang mangutang, siya pang matapang kurek! Yan! Meron yan dito sa UK. Siya nang utang, siya pang matapang. Kaya, Diyos ko, Inshallah, umasinso siya. Grabe, hindi na lang nakapag-isip na kung anong dulot ng sakripisyon ginagawa niya sa pinapag-garantor niya ng utang. Sawa ko nga eh. Nagpuprobubay ng pagkain at gamit namin sa bahay ko. Totoo yun. Sinisingin mo siya pag galit. Tapos, tinginin mo, bibiyak ka ng pecha, hindi naman nakapag-promise sa pecha. Pangit po yun. Kasi, dito naman sa UK, kung wala lang lockdown, may ano ka ah, may income ka dito ah. Monthly pa yun. Kung hindi mo man mabayaran ng buo, unti-untiin mo. Huwag ka lang hindi bayaran ba? Unti-untiin mo ang pagbayan. Kasi, sa pag-unti-unti mo na yan, matatapos din yung utang na yan. Kaysa naman, hindi mo talaga kalimutan mo. Utang yan eh. Hindi mo niyo ba alam na pag umutang ka, pati sarili mong pagkatao niya nakasalalay. Yeah, kung gusto mong magbayad, may paraan. Kung ayaw mong magbayad, may dahilan. Tama. Kaya, ayun. Hindi naman pera ko milyon-milyon para di ko sila singilin. Kung milyon-milyon to, pwede. Hindi naman milyon-milyon ng pera ko. Tama lang. Kaya kung ako sa inyo nawag na huwag kayong magpautang ng pera. Yeah. Wag. Kasi ang sakit. Magpautang lang kayo sa taong alam nyo na magbabayad siya. Kasi wala naman taong hindi nangungutang, di ba? Lahat tayo may nangungutang tayo. Lahat tayo para ano ba? Makuha natin ganun. Umutang tayo. Pero yung ano lang ba? Pag hindi tayo nakabayad ng ganyan, pwede ba ito munang babayaran ko? Tapos babayaran din kita. Tapos magparamdam ka. Kahit hindi ka nagbabayad pa, magparamdam ka, no? Mag-text-text ka. Uy, ano? Kumusta naman ano mo? Pag busy na yung tao, huwag mo nang, ano, huwag mo nang disturbuhin. Ako, madam. Takot ako. Takot.
ka mangutang dahil alam mo wala kang pambayad. Huwag na. Huwag ka mangutang. Kaya ayun. Ang hirap kaya mangutang. Naranasan kong mangutang mo. Hindi ako bin ano. Hindi ako pinautang, mangiyak-ngiyak ako. Kaya sabi ko, pag may pera ako, hindi ako magpapaagano ng tao. Nasaan na kaya yung humingi sa akin ng mga tulong ba, no? Hindi na sila nagparamdam. Humingi sa akin ng tulong. Binigyan ko na ng pera. Ngayon wala nang paramdam. Mi hi, mi ho. Nandyan pa ba kayo? Nasaan na yun? Tess, are you okay? Yeah, fine. Yung water namin is hot and cold. Salamat, madam, sa ayuda mo. Kung meron lang dito... Kung hindi lang kami lockdown, no, magmaparami pa sana mapagbibigyan. Meron akong pagbibigyan ng ayuda. Antay-antay lang kayo, guys. Lockdown pa lang kasi kami, kaya mahirap pong kumilos. Mahirap nang bigay lang ako ng bigay doon, tapos nag-exceed na ako sa aking budget dito. Huwag naman ganun. Kasi ako yung namimigay ng ayuda. Hindi na alam ng asawa ko yun. Ano na, Tess? Gusto mong anuhin kita yung ulo mo? Yeah. Sige. Ano ba? Hayaan ko lang yung costard na lumamig ng konti? Oh, pwede na rin. Ilagay sa container. Para maulasan mo na rin. Yeah. No, I'll wait for my husband na lang. Pakainin ko lang si Tabak Choy. Kasi paborito niya to, Tess, eh. Yung ganito. Yung apple, ano? Anong pangalan na dessert na yan? Ha? Babay na po, nandito na asawa ko. Bye.